Hey guys, it's me, Ivy, your Batanganya vlogger, and welcome back to my channel. So, ito yung aking first sit-down video for this year 2022. So, hindi na tayo magpapaligiligay pa. So, before tayo mag-start, please make sure na mag-subscribe ka here sa aking channel, like this video, and of course, i-all mo ang notification bell para ikaw ay notified sa lahat ng aking mga future videos. So, let's start to our product review. Ito na guys, rin yung sinasabi kong product sa inyo, diga? Naka-bubble wrap pa aret. Pinili ko i-dalawang piraso. So, syempre, yung isang piraso ay wala na dahil na-i-ano ko na siya sa aking katawan, na-i-kuskus ko na baga, din sa aking katawan. Kaya nagtira lang ako ng isa para makapag-review ako sa inyo at para maipakita ko sa inyo yung kanyang itsura. Ayan, so ito guys yung Coco Berry. So, ayan, makikita nyo naman, diga? Naka-ano pa yan, naka-bubble wrap pa yan. So, ari ay natuklasan ko sa TikTok, gayon. Hindi naman sa pag-ano na ako yung nag-ano pa, ang tawag doon. Yung gusto ko pang pumuti, gayon. Dahil ako naman yung natural na talagang maputi. Pagkabata, guys, ari walang kuskus balungos, ha. Nagasabi lang ako ng totoo. Ako yung talagang maputi, pamula pa noong ako'y bata. Hanggang ngayon, maputi pa din naman, gayon. Ang sa akin lang, gusto ko lang parang ma-maintain baga. Gayon, di gada. Siyempre, hindi naman may iwasan. Tayo magpainit, ganyan. Or mga other causes para tayo mangitim ganyan. So, ayun, gumagamit pa rin ako ng mga whitening soap ngayon, which is very, very popular sa atin. Ha? Yun. Pero wala namang masama, guys, kung ikaw maputi or kayo manggi. Love the way you are. Yun yung pinag-sasinti doon. And of course, is kung gusto mo naman, syempre, mag-try ng mga product na pampaputi, go on. Walang bawal sa atin as long as hindi maging risky para sa ating health. Ayun. So, ori nagkakahalaga ng 40 pesos laang per bar. So, for me guys, hindi siya gayong kalaki. Hindi rin naman siya gayong kaliit. At syempre, pwede mo oring hati-hatiin into 3 pieces. Yes guys, 3 pieces ko ori hinati-hati para magkasya sa akin ng isang buwan. So, oring Coco Berry na ari is good for body soap. For restore, renew, and refresh. So, yung mga ano guys din ay base sa mga nakikita kong mga ingredients ganyan is meron siyang mga AHA ano pa ga? Yung mga kilala ko lang guys yun, isa na nga dun yung AHA arbutin, niacinamide, at saka strawberry extract. And lahat naman guys ng kanyang mga nasa description din eh, sa maliit na description niya, ayan, is ilalagay ko sa description box below. Ang redundant. Ganyan, basta guys, lahat ng informations ganyan na hindi ko masasabi is nasa description box below. So, better check it first, gayon. At syempre, yung pinagbilang ko sa Shopee is ililink ko na rin sa description box. So guys, sa akin, wala na akong masasabing cons din eh sa product na ari ha. So lahat ng masasabihin ko sa inyo is pros. Bakit wala akong cons? Kasi syempre, natry ko na ari ng mahigit isang buwan. So wala naman akong nakitang mga dapat iwasan doon din sa soap or ayawan din sa soap ng Coco Berry. So unang-unang pros natin guys, din is mura siya. For me guys, mura na yung 40 pesos and mapagkasya mo siya for 1 month. Depende guys yun sa pagkuskus natin syempre. Dahil ako kasi kung magkuskus ako is inaano ko siya doon sa lupa baga. Yung parang pang pababol or kaya yung kamay, yung pang scrub ng kamay. Ano pang scrub ng kamay? Pang scrub ng katawan pero hugis kamay yung sinusuot baga gayon. So yun, kuskus sa aking buong katawan, ganyan. Tapos syempre ay kailangan mo siyang i-stay for at least 3 to 5 minutes. Para mag-take effect, syempre, yung kanyang ingredients, mag-sip in sa iyong balat, ganyan, para makita mo yung pagputi, gayon. Pero guys, sa akin nga kasi, is mapusyaw na talaga ako. So, hindi ko gaano nakitaan siya ng pagputi sa akin. Pero okay lang naman yun. Hindi siya cons para sa akin, ha? Depende-depende yan, syempre, sa ating balat, sa ating skin structure, kung paano mag-react. Kasi syempre, yung iba, at least 3 days, lalo sa mga kanilang feedback, 3 days, 1 week, may nakikita na sila agad na effect sa kanilang katawan. And then guys, syempre, dahil nga pink siya, may pag-strawberry, strawberry flavor, or flavor, strawberry scent, yung kanyang amoy, syempre. Pero very, very faint strawberry lang siya. And once na maipuskus mo siya, ganyan, mapabula mo siya sa iyong katawan, is halos wala siyang amoy talaga. As in, for me guys, ha, hindi ko na baka wala akong pang amoy. Ayun. Pero very, very faint smell lang of strawberry yung kanya.
And of course, syempre, alam naman natin, di ka, kapag gumagamit tayo ng mga whitening soap, gayaan, or any other kind of soap, gusto natin is pang matagalan. So, sa akin guys, hindi mabilis matunaw. Aring Coco Berry soap na rin, as long as hindi mo siya ipapatong sa basa, sa mga wet surfaces, gayon, make sure na, alam mo yun, yung papapatungan mo is yung tumutulo, yung tumatagas yung tubig sa ilalim para hindi mababad yung soap. Dahil ano naman guys, soap, for me, pag binabad mo sa tubig, or nanatili siya sa mga medyo talagang basang surface, na hindi siya tumutulo yung mga kanyang excess water, syempre, matutunaw at matutunaw yung soap na yun. So, ang pinakagusto ko din sa soap na are, effective siya guys when it comes to my acne. Alam nyo naman, if ever na kayo matagal na kapanood ng mga acne reviews, ganyan, especially for acne, bacne, gayon, ari talaga napakahusay. As in, sa mga 7 days ko guys na paggamit, ha, nakitaan ko na agad ng effect nun sa aking likod. Syempre, hindi naman narin mi Rahel soap gayon. So, maghihintay ka talaga ng effect niya para totally mawala lahat ng bacne mo, lahat ng bacne ko, rather, tapos yung mga dark spot kayo, kasi nagkaka-dark spot din yan, dahil nga nang galing sa pimple, gayon. Or kaya mga, yung pinukot-kot-kot-kot ko baga, yung mga blackheads sa blackheads, kasi mahukot-kot mo naman siya, eh, ganyan. Sorry ha, dahil medyo, baka balahura yung maisip niya sa akin. Ganyan, very yung pinukot-kot ko kasi yung marireach ko na mga butil-butil dun sa likod ko. Pero nung ginamit kong ari yun, unti-unti nawawala. Tapos, hindi siya ganun kahapde sa aking likod at saka sa aking katawan, which is yun yung gusto ko kahit binabad ko rin sa aking katawan ng 3 to 5 minutes na. So guys, sa akin na, hindi ko alam kung iba ay gumagamit na rin for face kasi nakalagay laang din ni talaga ay body soap laang, ha? So, kung gusto niyo naman rin gamitin sa inyong face, magtanong kayo sa inyong pagbibilhang seller kung okay. Pero kung kayo meron sensitive skin, acne prone skin, oily skin, ganyan, baka hindi ko mai-recommend sa inyo kasi wala naman siya dining pinaka ano niya talaga, maliban sa AHA na alam ko at saka arbutin at saka niacinamide, which is good for ano rin naman treating acne ganyan. Pero magtanong pa rin kayo sa bibilhan yung seller gayon kung ari okay sa may mga sensitive skin, kasi guys, ako may sensitive skin ako, so hindi ko ari ipinapahid or hindi ko ari ginagamit na panghilamos para sa aking mukha. And then guys, sa iba, dun sa mga feedback na nabasa ko, sa kanila daw, medyo nakaka-dry out ng skin. Gayon, so sa akin naman ang solution laang dun is mag-lotion ka. Yun laang naman talaga dun, diga? Dahil lahat naman tayo, kahit after bath, gayon, kailangan talaga nating maibalik yung moisture na nawala sa ating balat. So, pinaka-okay talaga na gawin ay mag-whitening soap kayo or any kind of lotion. Kung hindi man kayo naggamit ng whitening soap, ganyan, gayon, yun, mag-lotion kayo for added para mabalik yung moisture sa balat nyo after using this. Kasi namatay ang aking ano. So, yung sinasabi ko, prone siya sa pagdadry kapag nag-iingay yung aso. Ayun naman yung aso. Wait lang, guys. So, yun, tahimik na yung aso. So, yung ato nga sinasabi ko kanina is kapag mga whitening soap ngayon, nagpo-prone talaga siya sa pagkakadry ng iyong balat. So, yun yung iiwasan mo, guys. Kaya dapat ay naglo-lotion after bath. Of course, guys, syempre, may makikita naman talaga kayong pagputi effect for continuous use. As in, guys, continuous use. Pag sabi continuous use, everyday use. Okay? Kahit gawin yung twice a day, yun, diga? Para pakak na pakak yung magiging effect sa inyong skin. So, yun, guys, sa akin, ha? Para magamit or para masabi nyo na may effect sa inyo yung product baga, eh, gamitin nyo siya ng continuous use. Ganun, no? Continuous use or everyday use. Kasi kapag sinabi nyo na parang, or kaya mag-alat kayo ng at least 3 to 6 months para masabi nyo na may effect talaga yung isang product sa inyong katawan. Diga, dahil ganyan naman talaga guys yung mga products na ganyan. Hindi naman siya talagang makikitaan mo ng possible effect agad. Like, 1 week, ganyan, 3 days, gayon, diga. Maliban na lang kung talagang yung balat mo, pinagpala na madaling makitaan ng effect gayon, diga? So for me guys, ayun. Ari base lang naman sa mga nakikita ko sa TikTok, yung mga derma-derma baga gayon, kasi nga para sa kanila, para mag-take effect talaga yung product, para makita mo yung full bloom ganyan ng isang product, kailangan mo talaga mag-intay ng 1 month, 2 months, 3 months gayon, para yun, masabi mo na nag-effect talaga sa iyo.
yung certain product bago mo bitawan or bago ka magpalit ng panibagong skincare or kaya mga ganyan, mga whitening soap, ganyan. So guys, for me yun lang. And of course, after ng review kong Aray, syempre gagamitin ko na ulit Aray dahil nga napakaganda ng soap na Aray, nakagaling ng aking bakne, gayon. So, very thankful ako sa soap na Aray. Syempre, yun, gagamitin ko na Aray after ng review yung Aray. Pagkatapos, syempre, siguro dun sa mga tao na parang sabihin nila, bakit sobrang tagal, gayon. So, for me guys, kasi nga, para mag-sink in yung matagal yung pagbabad sa katawan, gayon. Kasi nga, para mag-sink in yung mga ingredients niya sa iyong balat, medyo kailangan mo talagang tagalan. So, kung ikaw yung tipo ng tao na medyo mabilisan yung kilos mo, lalo na sa mga pumapasok, gayon, mga nag-work, lalo na ngayon, diga? Siguro, gamitin nyo ulit kapag naka-uwi na, gayon, pag kayo galing sa trabaho, na ipahinga nyo na ng ayos yung katawan, tapos kayo liligo. Diga, yung mga naliligong iba din yan, bago matulog. So, yun, magandang gamitin nyo ulit para at least ano nyo sa inyong katawan. Tawag din eh. Maibabad nyo sa inyong pangatawan. So guys, that's it for this video. So sana is nagustuhan mo. And if nagustuhan mo, please mag-subscribe na sa aking channel. I-all ang notification bell. And of course, is i-like tong video na to. And then, see you on my next video. Bye!